So, same thing din po sa mga buttons at yung mga butones, maliliit na butones po. So, dun sa mga butones naman, pwede nyong ipagawa, instead of shooting it sa garapon, pwede kayo pong mag-form ng letters, then ipapa-form ninyo gamit ng buttons, gamit ng mga butones. At the same time, tinuturuan nyo na po siya sa cognitive skills niya, which is letter formation. Yan. Or kahit na anong shapes, pwede rin naman po. Okay, another exercise naman is gamit yung pang-ipit natin. O, lahat po tayo nito meron sa bahay. So, ito po pwede nating magamit sa ating mga anak para ma-exercise yung kanilang mga daliri. So, itong purpose naman ito para, at again, pang-tripod po, no? In preparation for writing. So, ipapaipit natin siya. Pwedeng ipaipit natin siya sa gilid ng cardboard like this. Okay. Pero para mas enjoyable po siya, ang ginawa ko po is gumawa po ako ng mga cutouts na mga damit. Okay, parang mga paper dolls na damit. Yan. Tapos naglagay po ako ng mga string dyan. Tapos pinapaipit ko po siyang ganyan. Okay. So, mas maganda po naggawin natin siyang parang naglalaro lang yung mga bata para hindi po sila ma-stress, hindi nila maisip na work po yung pinapagawa natin. So, dapat ang isipin nila is naglalaro lang sila. So, enjoying while learning. So, yun po ang importante doon. Yung hindi sila nababurden dun sa pinapagawa natin, but instead, they are enjoying it. Akala nila they are just playing, but they are learning. Kung meron naman po kayo mga stickers sa bahay, eto, mas maganda. Yung may mga letters yung mga sinulat ko, tapos ang gagawin, ipagawa nyo lang is pa-transfer nyo, patanggal ninyo. Okay, sa simula, tutulungan nyo ang mga yan kasi hindi nila alam ang gagawin. Pero, kalaunan, they can do it on their own na. So, patatanggal nyo lang yung stickers, then ipapa-paste ninyo doon sa corresponding letters na ito. So, again, ang dami yun na pong tinuturo sa bata. Gross, fine motors, following directions, cognitive skills, identifying letters. So, yun po. Okay. Aside from that, pwedeng ganito paggawa ninyo. Patanggal nyo yung stickers, tapos ipa-form nyo yung letter. Ito, letter A po ito. Tapos may bilog-bilog po dyan para doon niya ilalagay yung mismong stickers. Then, kung mahilig naman po sa arts yung anak ninyo, pwede nyo, instead of brush, ang ipagamit nyo is Q-tips. Ito. Kasi mas maliit po yung handle niya. Para ang gagamitin lang niya is yung tripod again. No? So, maghalo po kayo ng watercolor and then magpa-dab kayo. Padab nyo yung Q-tips doon sa gagawin niya. So, alam ko, ito. Ito yung pinagawa ko kay Chelsea. So, lahat ng may dots doon niya ilalagay yung colors. Gamit ng Q-tips. Pwede pa rin po kayong gumawa or gumamit ng bigas at saka ng mga kahit na anong klaseng buto. Mga munggo, yan, ipa-paste ninyo dito. Yan, yan ang ginawa ni Chelsea noon. Yan, may munggo tayo, may bigas, may, ano, matchsticks. Okay, matchsticks to. Yan. So, pwede po ito. Then, kung wala naman kayong stickers, pwede kayong gumawa ng sarili nyo. Ako, ito, ginawa ko to. Ginapit-kupit ko lang yung bilog, tapos ipapa-form ko siya. Papadikit ko sa kanya. So, it's still fine motor skills pa rin yung ating target, no? Yung mga daliri pa rin niya ang in-strengthen natin dito. At the same time, yung hand-eye coordination and shape identifying shape na rin, shape recognition na rin. Yung mga mahilig naman sa bingo, ayan, huwag niyo pong itapon yung mga pang tatak ng bingo ninyo. Ayan, pwede niyo ipadab yan.
Okay, so exercise pa rin po yan. So kung wala naman po kayong pang dab, pwede naman kayong bumili. Okay, ako, bumili ako nito. Sa mga bingguhan, pwede rin po yan. And then, gamit pa rin ng Q-tips. Ayan, pwede nyong paggawa ito sa mga anak ninyo. Ayan. Ipipaste lang niya kung saan dapat. Natatanggal na to. Okay, so iba't ibang shapes yan. Okay, so shape recognition na yung pinapagawa ninyo. At the same time, ni-strengthen nyo pa rin yung kanilang fine motor skills. Okay, dito naman, papunit nyo po yung papel. Okay, ang gandang exercise po yun. Magpapunit po kayo ng papel and then ipa-paste ninyo. So, mag-shape po siya ng mga letters. So, ito, letter C po ito. Siya po yung nagpunit nito, kaming dalawa. Tapos, pinapaste ko po sa kanya. Kung may pambili naman po kayo ng mga ganito, pwede rin ito. So, inapakonect lang to. Medyo mahirap na po ito, no? Kasi, dapat malakas na malakas yung kamay ng bata. So, ipapa-connect lang to. Pampalakas po din ito ng muscles nila. Like this. So, nakaka-form pa sila ng iba't ibang klase ng shape. So, mag-i-enjoy po yung mga bata. And then, yung pang-stapler po, pwede po yan. Pwede rin natin gamitin yan. O kaya yung mga ganito. Pambutas. So, ito po, isang butas lang ang nagagawa nito. Pinapa-exercise ko kay Chelsea noon para in preparation naman sa paggamit niya ng scissors. So, ito po yung lagi kong pinapagawa sa kanya. Nagpapabutas po ako. May mga bilog-bilog dyan, tapos yun ang bubutasan niya. Ganit po nitong puncher. One hole puncher po ito. Pero pwede din natin, we can still use the ordinary puncher, yung dalawang butas, para sa dalawang kamay naman. So, ayan po. Ayan po yung mga ginamit ko kay Chelsea. Sana may natutunan kayo. Sana may naibigay ako mga information na makakatulong sa mga anak ninyo. Basta wag lang po tayo mawawalan ng pag-asa. We can do something kahit na wala po tayong pera. We can, sabi ko nga po, hindi kailangan na expensive. Maging resourceful lang tayo at saka maging creative. Number one po yan. Ang mga anak po natin susunod sa atin kapag creative tayo, dapat masayahin tayo. Talagang tayo mismo dapat excited na ituro ito sa kanya. And later on, siya rin, ganyan din siya, magiging excited din siyang matuto. So, yun guys, sa next episode natin, sa next video natin, mga cognitive skills naman ang ituturo ko sa inyo, ano mga pwede natin gawin, activities sa bahay, para ma-improve naman ang kanilang cognitive skills. So, see ya, bye-bye!